Okay, good morning mga ka-DIY dyan. Yan, mag-DIY po tayo ngayon ng Toyota Innova 2011 gas engine. Mag-DIY po tayo ng change oil at change ng belt. Yan. Tapos at the same time, papalit tayo ng, or kung kailangan palitan, palitan natin yung spark plugs. Pero kung okay pa siya, linis lang muna. Same as dito sa air filter. Fuel filter, siguro malamang papalit na tayo niyan. Tapos, oil filter, nandito siya sa ilalim ng exhaust manifold. Yan. Okay. So, linis na rin tayo ng throttle body. Tanggalin natin to. Yung intake na line. Yan. 2.0 1TR manual transmission. Yan. Silipin natin sa baba yung drain plug. Okay. So, yan. Drain plug. Ito. Yan ang oil pan. Yan. Medyo basa yung ilalim ng oil pan. Ayan, drain plug niya 14 mm. Yan, grabe. So medyo mahilik. So palit tayo ng gasket. Tapos yung oil filter, yon sa ilalim ng manifold, exhaust manifold, ayan. So medyo mahilik yung gilid ng makina sa crankcase. Sa crankcase siya naglilik sa may oil pan sa gilid. Yan. Okay, so mamaya makita ko po sa inyo kung paano magpalit ng belt nito. Wala pong babaklasin na tornilyo yung belt nito pagka nagpalit. Spring type po yung tensioner nito. Yan. Usa siyang ano, ibababa lang natin yung tensioner ito dito, tapos luluwag na yung belt, tanggalin natin, tapos ikakasa natin yung bagong belt. So mamaya makita ko yung ano pagka nagtanggal tayo dito ng spark plugs. Yan. So check natin yung ano. Air filter. Okay. Kasi nagpalit ako nito last nung nag-change oil nung nakaraan. Ay, okay pa. Linis lang to. Bubugahan lang natin ng hangin. Sayang to. Maganda pa. Nalinis pa siya. So, ayan. Okay. So, oil natin. Ito. Oil filter. Ito. Oil. Ayan. Okay. Okay, sige, mamaya ano, papakita ko yung ano, yung pagkalas nito. Ito lang naman yan eh, tatanggalin. Ito, dipindot lang to. Yan, ipipress mo lang, tapos hahatakin. Tapos ito, 10 mm. Yan. Tapos dito, ito, 10 mm. Tapos tanggalin yung hose na to, vacuum hose, yung ano, oo. Tapos, ito, 10 mm din. Yan.
dalawang bolt kasi siya. Yan. May dalawang bolt. Doon naka-attach sa valve cover. Tapos, naka-attach doon yung clip ng wire. So, tanggalin mo yung ano lang, attack lang yun. Pinipress lang dito. Yan. Tapos, pagka-press, hatak. Ito pala guys yung ano, ignition coil. Yan. So, kanya-kanyang ignition coil, bawat isang spark plug. Bawat cylinder may kanya-kanya silang ignition coil. Yan. Unlike dun sa mga distributor type, na iisa lang yung ignition coil tapos may distributor lang siya. Yun yung nagdi-distribute ng ignition sa bawat spark plug. Ito kasi ano, electronic type ECU. ECU na po yung nagdadala ng ignition niya. Yan, much better kung tatandaan niyo siya na huwag magkapalit-palit. Pero okay lang din naman na magkapalit-palit yung ignition coil, pareho lang naman yun sila. Pero kung magagawa niyo lang naman na kung nyari sa number 1 siya, better ibabalik niya sa number 1 din. Mas maganda yung ganon. Tapos ano, so papakita ko lang yung procedure ng pagtanggal ng ignition coil tsaka nung spark plug. So number 1 muna tayo. 1, 2, 3, 4. So apat. So kung anong gagawin natin dito sa pagtanggal, same din yan sa pagtanggal doon. Ang magkakaiba lang dyan mamaya, kasi yung gagamitin natin extension, hindi na pwede dyan. So, gagamit tayo ng medyo maiksi. Yan. So, dito, yan. Yan. Yung socket na gagamitin natin, yan, 5/8. So yung gagamitin natin na socket, yung 5/8 size, yung 5/8 yan. Ito mas ilaw. Ito. Basta guys, yung 5/8 na socket yan. Kasi itong 5/8, kasi itong 5/8 na to, yung socket na 5/8 na to, pang spark plug po talaga siya, kaya kumakapit yung spark plug sa loob. Yan. Meron siyang rubber diyan sa loob. Yan, meron siyang rubber para umipit dito. Kaya yan, hahatakin. Pero pag nawala yung rubber na yan,
yung isang ideya dyan, susunduin nyo yung spark plug ng ano nito, ng ignition coil. Tusok nyo ulit yung ignition coil. Pag angat nyo, kung naluwagan nyo na siya ng maigi, sasama yan sa ignition coil. So far, maganda yung sunog ng spark plug. At maganda pa yung spark plug. So, nilinisin lang natin. Sayang din to. Halos ano pa siya. Bago pa. So, linis lang. Maganda yung emission nito. Hindi siya nangingitim. Pag nangingitim kasi yung spark plug, ibig sabihin, hindi na maganda yung emission. Either overfeed, sobra yung gas, or pumapasok na yung oil doon sa combustion chamber. Sumasama sa compression. So, malamang, minsan, sa mga valve seal, or kung worse na talaga, yung oil ring, medyo maluwag. So, dito sa case na to, napakaganda pa. So, sa number one lang to. So, lahat yan, iti-check natin. Kasi, hindi po pwedeng, ano, yung nangyari, okay yung number one, tapos, yung iba, maingitim. So, ibig sabihin, may problema sa ibang, ano, sa ibang butas, sa ibang spark plug. So, hopefully, lahat sila, na apat, yung tatlo na natira doon, sana same lang dito sa number 1 na to. Okay, sige. So, same procedure, tatanggalin natin lahat sa isa. Then, check. Yan. So, yung ano pala, yung throttle body malinis. Kasi nilinis ko na ito nung last na PMS natin. So, may konting nangingitim na siya sa labi ng butterfly. So, medyo punas lang natin yan. Spray natin ng throttle body cleaner. Okay, sige. So, later on, pakita ko yung tanggal nito ng belt. Okay. Okay, sige. So, magpapalit na tayo ng belt. Yan yung mga ignition coil niya. Spark plug. So, yung spark plug, maganda po yung sunog. Lahat, pareho. So, balanse po yung consumption. Balanse rin po yung mixture ng gas, yung spray ng nozzle, yung injector, balanse. Tapos, wala tayong problema dun sa, sa leak ng valve seal. Kung may problema po yung valve seal nito, mangingitim na yung mga spark plug, so okay pa. Yung ignition, okay rin. Maganda rin yung bigay ng ignition. So, yan. So, linis lang po yan. Okay pa yung spark plug. So, dito tayo sa belt. Yan. So, yan. Yung belt nito, iisa lang po. Ito. 7PK2300. So, yan. So, buo na siya. Lahat na. Dadaanan niya yung water pump. Ito, water pump pulley. Yan. Kasama yung LEC. Sa cooling ng radiator, yan. Tapos, ito, steering pump, compressor ng aircon, at alternator, yan. So, umiikot lang siya dyan. Tapos, doon sa baba, yung malaki, yung crankshaft pulley sa main. So, kung napapansin nyo po, yung iniikutan lang ng belt, na mas umiikot siya ng husto, yung mga mabibigat na load kagaya ng alternator, ayan, halos yan, kalahati ng pulley iniikutan niya. Same dito sa power steering, yan, malaki ikot niya. Kaya kailangan nila maglagay ng toser dito para bumalik yung belt para maikutan niya to. So yun, tapos pagaling dyan, sasayad lang po siya ng konti sa water pump pulley, yan. Konti lang, kapiranggot lang po yung sabit niya. Kasi hindi naman mabigat yung water pump tsaka yung ito, yung LEC. So, wala siyang chance na mag-slide. Mag-slide man kung luma na yung yung belt. Compressor ng aircon, mabigat. So, kailangan niyang umikot ng marami sa pulley. So, yan. So,
Pagtanggal po niyan, gagamit tayo ng 14 mm na socket. Ngayon, doon sa ilalim, kasi itong ano na to, itong alternator na to, may tornilyo din to. Yung sa tenga niya, yung isa kabila nito, yung opposite nito sa ilalim. Sa ilalim pa noon, may isa pa doon, 14 mm. So iikutin natin ang pahigpit. Yung pahigpit na naikot. So somewhere, kung nandito yung isa, nandito yan malamang banda. So kakapain na lang natin. So malamang nandito siya. Mayroon dito 14 mm. Wait. Yan. Yan siya. So teka, hindi nakapasok na maigi. Medyo masikip lang po kasi yung pwesto. Yan. So iikutin natin siya paakyat. Kung makikita nyo po, pag iniikot natin, luluwag yung belt. Yan. Hindi makita. Madilim. Wait lang. Ayusin ko muna. So yan. So pag iniikot natin yung bolt na yon ng clockwise, pahigpit, hindi yung paluwag na ikot, yung pahigpit, makapapansin yung luluwag yung belt. Yan, diba? Lumuluwag sya. Oh. Pag binitawan ko, hihigpit sya ulit. Pag hinata ko pataas, inikot natin yung bolt na yon, ayan. So lumuwag. So yung pag niluwagan mo na sya ng ganyan, pag hatak mo, yun na po yung chance nakakalasin yung belt. Yan, yun na yung chance na either dito, pag lumuwag na, ilalabas nyo lang siya dito, or pwede rin dito sa alternator. Diba, lumuwag na siya kanina, nag-slack na, so ilalabas nyo lang siya dito. So, pero, guys, tatandaan nyo lang yung pag-ikot ng belt. Kung paano siya umiikot dyan, pag binalik nyo po, ganyan din. Kasi may mga instances po yan na ikakabit yung belt, same naman, pero hindi po tama. Oo. So, kailangan kung paano siya umiikot dyan sa mga parte na yan, ibabalik nyo sa ganon. Para hindi tayo magkakaproblema sa future. Yan. So, yan, ganyan lang siya. Yan, kung gusto nyo, pwede nyo i-drawing sa papel para hindi kayo malito kung paano siya umiikot dyan. So, pwedeng i-drawing sa papel. Yan. So, kasi marami siyang iniikutan. So, okay. Sige. Tanggalin natin. Wait lang. Pahawakan natin yung camera para maganda makita natin. Okay. So, yan. Tatanggalin natin yung lumang belt. So, papalit tayo ng bago. So, yan. Doon sa ilalim ng ano, ng alternator, yan yung sinasabi kong dalawang 14 doon. Yung isa sa taas, yan yung bolt ng mounting ng alternator. Sa baba niyan, mayroon pang isa. Yan yung iikutin natin clockwise. Yan. Bibirahin natin siya paakyat kung nandito sa kaliwa yung llave mo. Sa kaliwa mo, pag nakaharap ka sa makina, ay akyat, basta clockwise. Pag binira mo na, luluwag, magkakaroon ng slack. So, yun ang chance mo na ilalabas mo siya sa mga pulley. So, make sure na tatandaan mo kung saan siya dumadaan, kasi naikakabit po siya, naikakabit siya na minsan, hindi siya tama doon sa pinagkakalagyan. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, yan. Kagaya na sinabi ko kanina, lahat sila umiikot doon sa alternator, sa steering pump, at doon sa, tawag dito, yung
compressor ng aircon, umiikot doon ng malaki, marami iniikot niya doon sa pulley. Unlike doon sa pulley ng water pump dito sa LEC, halos sumasabit lang siya sa taas. Yan. So kasi hindi naman mabigat dalhin yung water pump. So yan, sige. So pag hinatak natin to pataas, magkakaroon ng slack. Ito. Yan, yon, slack na siya. So yun ang chance mo na ilalabas mo siya sa pulley. Yan. So yan. Yon, tapos pwede mo munang bitawan. Yan. Kasi may spring po yung tensioner. Okay. So yan. So isang pulley lang, isang belt lang 'to. So lalabas natin siya dito sa LEC. Ayan. Sa likod. Pa isa-isa hanggang sa makalabas siya. Okay, yan. So ito na. So wala kang tatanggalin na tornilyo. So hindi mo kailangan magtanggal ng mga tornilyo. So yan na siya. Okay. So sa pagkabit, ganun din yung procedure. Yan. So yan ang bago, kakabit natin. So procedure niyan ganun din. Ipupwesto mo muna siya. Tapos sabay mo hahatakin 'to, yung tensioner para maipasok mo. Yung tinan mo yung tensioner, tinan niyo po. Ano? Yun siya yung sinasabi kong 14. Yan sa ilalim ng alternator. Ito. Yan oh. Ito yung tensioner. So far okay pa naman yung tensioner. Hindi pa siya maingay. Yan oh. Yan. Spring type. Meron yan, hydraulic. So ito, spring type. Okay, sige. So mamaya, kabit natin yung bago. Okay. Okay, kakabit na natin yung bagong belt. Pahirapan lang to kasi namimilipit yung bagong belt. Pasok muna natin doon sa ano, sa LEC para makapresto siya doon sa loob. Hirap no, hindi makita. Sana ba? Ayan, ayan na. Ando na siya sa loob. So, yan. Kain natin doon sa baba. Mahirap. Ay, ay, ay. Masikip. So, muna tayo doon sa crankshaft. Crankshaft pulley muna tayo. Wow! Siya sa crankshaft pulley. Yan, sabit natin sa tensioner. Yan, yan. Okay. Tapos dito, iikot muna siya sa isang ano, sa toaster.
saklap, pumasok na, lumabas pa. Baba tayo. Yan. Siya, tapos babalik siya doon sa compressor ng aircon. Huwag ka nang lumabas. Tapos ano siya? Ano, okay na. So sa taas ng water pump pulley, tapos iikot siya sa isang toser. Tapos babalik siya sa steering pump. Yan. Bilang dulo ito sa alternator na. So pahuli natin dito. Papahuli natin. Mas madali dito. Unahin natin yung alternator. Ayan. So, ayan. Okay. Unahin na natin yung tensioner. Ibirahin natin yung tensioner. Medyo pahirapan lang. Kasi sakto-sakto lang siya. Yun. Tapos, release mo yung tensioner. So, okay. Yan. So, yan. So, nakapasok naman lahat. Yan. Okay. Mahigpit naman. Yung tensioner. Okay, so yun guys, bago ng belt. Yun, walang tornilyo. Walang tatanggalin na tornilyo. Okay. Yun, so okay guys, so yan, okay na. So yung air filter, nalinis na po natin. Yan, spark plug, nalinis na rin natin. Tsaka in-adjust natin yung clearance ng spark plug. Yung clearance ng spark plug para hindi na kayo maghanap ng mga filler gauge. Alam niyo po yung ano, yung blade ng lagaring bakal. Yun. Saktong-sakto po yun sa clearance ng spark plug.
dapat pumapasok siya na parang saktong-sakto lang doon sa pagitan ng tip tsaka yung parang nakaliko na ganyan. Yan. So, yun yung clearance. So, nilinis na rin natin tsaka kasi masyado lang malayo, so dinikit natin ng konti. Yan. So, okay. Yung belt, bago na rin. Yan. Siya nga pala, guys. So, kung ito, kung gusto nyong linisin to, yung takip na to, yung takip ng air filter, air cleaner, ingatan nyo po yung muff sensor. Ito. Kung gusto nyong paliguan ito sa labas, babasain nyo itong cover na to, tanggalin nyo lang po yung muff sensor. May dalawang screw po yan. Huwag nyo pong basain yan, yung muff sensor na yan. Tsaka huwag nyo siyang dumihan. Kasi yan, pagka madumi siya, may panlinis dyan eh. So, pag madumi siya, papalya yung makina. So, yun. So, okay na po tayo. So, yan. So, pwede na tayong, ano guys, mag DIY, change oil. Kung change oil lang naman. Change oil, tsaka palit ng spark plug or linis ng spark plug. Palit ng air filter or linis ng air filter. Tsaka palit ng belt. DIY po, pwede na po, kayang-kaya nyo po yan. Makakatipid kayo, bibili lang kayo ng parts, yun. Maliban na lang po pagka yung may major trouble yung sasakyan. Kung may major trouble, so meron naman pong mga ano, mga videos, mga vlog, kung gusto nyo pong panoorin at sundan, pwede naman. Pero sa mga minor po, PMS, yung mga ganyan-ganyan lang, pwede yung mag-DIY. Yan, pagka nag-drain, sarado nyo lang yung drain plug. Tapos, palitan ng air filter kung kailangan palitan. Pero pag hindi, linis lang, spark plug, ganun din. Oil filter, antimano, palit po talaga oil filter. Kailangan natin yon. Kasi pag bagong langis, dapat bago ang oil filter. Yan, yung belt, nagpalit tayo. Ayan, kasi maingay. Sa unang andar sa umaga, nag-iingay yung belt na yan. Yan, medyo may katagalan na rin siguro. So, yan. DIY lang para makatipid. Tapos, yun, sa mga preno, tanggalan yung, ano, yung gulong. Tanggalin yung gulong, mga ganyan. Meron namang videos. Meron po tayong, ano, kung makikita nyo po sa mga previous na videos, meron po tayo dyan. Sa iba-ibang parts na sasakyan, meron tayong mga videos. Tsaka meron din namang ibang videos sa mga ibang vlogger. Meron sila. Yung mga ibang gumagawa ng sasakyan. So, yun. Nanood na lang po kayo. Susundan nyo. Tapos, pagka medyo doubt po kayo or nag-aalangan po kayo, pwede po kayong mag-inquire. Mag-message lang po kayo. Tapos, i-guide po natin. Tuturuan po natin yung mga gustong mag-DIY. So, yan. Mag-message lang po kung ano yung gusto nyong gawin. Tapos, kung kaya nating tumulong, tutulong po tayo. Mas marami pong may alam, mas maganda. Mas marami pong matututo, mas maganda. Yun. So, okay. Sige. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood.